belt dahil mamamalengke tayo ng chinelas. Pak! Ayan. Oh, bakit mamamalengke? Kasi mukha po akong mamamalengke lang. Hindi po ako nag-ayos. Anyway, wala po tayong in-meet na tao. Wala po tayong kakausapin tao dahil medyo kakaiba po ang COVID ngayon. Ibang experience at ibang klase mga cases. So, ingat-ingat lang din. Matindi, 7,000 to 8,000 a day. Ibang klase yun. And good thing na lang po, thank you Lord, no? Dahil sa negosyo ko, may sarili akong kotse, hindi ko kailangan mag-commute. Pwede kong i-drive yung mga lugar na kailangan kong puntahan kapag kailangan ko ng chinelas. Ah, ayan. So, sa green belt po tayo mamamalengke para medyo safe po. Alam mo na, hindi masyadong maraming tao doon. Yung mga shops doon, one at a time po ako mapasok. So, parang mas okay doon mamili. Maiwasan mo lang din na magkaroon ng ano, ng virus ka dahil punta na punta sa mga crowded. So, punta tayo sa hindi crowded. Meron po talaga akong gustong-gusto talagang biling chinelas doon na bongga talaga siya. Hindi siya basta-basta chinelas at talagang pag sinuot mo siya ay parang kala mo ano, no? Mahiwaga at talagang yayamanin po ang chinelas na yan, ay hindi biro ang mga nagsusuot, no, ng ganyang chinelas. Hindi po siya ordinaryong chinelas at hindi rin po siya ordinaryong presyo, no? Ibang klase. Medyo talagang maluluha ka sa presyo niya. Dati po, no, nagtatrabaho pa ako sa call center. Realidad na. Yung sahod ko, times 3 mo yan para makabili ka ng isang chinelas. Sobrang mahal talaga, no, mga branded and all. Never ko po yan naisip before na nagagawin ko o bibili ko. Pero thank you Lord kasi grabe yung ating negosyo ngayon ay sobrang talagang bibigyan ka talaga ng magandang buhay at alam mo yung afford mo talaga yung mga ganong bagay. A few inches later. Nakatuwa na alala ko itong Makati, itong Ayala. No, naglalakad ako dito. Wala kasing sasakyan left and right. Sobrang daming one way. So, ang hirap, no? Walang sasakyan, no? Yung mga jeep, ganyan, tricycle, wala. No? Puro sasakyan, puro kotse, taxi, ganyan. Hindi ko naman afford yun, syempre. So, naglalakad lang tayo sa buong Helena ng Ayala. Naalala ko. Ngayon, ito, dinadaan-daanan na lang natin kasi kailangan nating bumili ng chinelas. So, mas safe, no? Pero syempre, wala naman talagang safe sa ngayon. Kailangan lang ikaw mismo magpaka-safe ka. Unang-una, safe ka inside. Ako talaga, no, ininom ko barley. Yan, nag-overdose ako ng barley. Kasi hindi ko maiwasan na umaalis-alis din ako, lumalabas. Kasi frontline, mag-grocery, pupunta ng office para mag-claim ng mga kailangan. Importante talaga yung immune system mo. Sa loob pa lang, okay na okay ka. And then, of course, sa labas. May dala ka alcohol, tissue. Kung kailangan mo mag-PPE, mag-PPE ka. Lalo na kung talagang crowded yung area mo. Okay, magpa-park na tayo. Doon ako sa Greenbelt 3. Kasi, para hindi masyadong malayo yung lalakarin. Sakit pa naman sa paa ng chinelas ko ngayon. Ayan guys, nakapag-park na ako. Iwasin ko lang tong face shield ko. Kasi, kailangan to sa loob. Bakit nga ba tayo mamamalengke ng chinelas? May mga chinelas naman tayo. Pero, alam mo kasi yung sarili mo kapag ka ikaw yung may suot ng chinelas at palaging yan yung suot mo, nasisira talaga yung chinelas. So, malapit na pong gumigay yung chinelas ko, kaya namili po tayo ng chinelas. Actually, 2 weeks ago, no, namili tayo ng chinelas. So, dito din po sa Greenbelt, namalengke rin ako dito, no. Yun nga lang, yung chinelas ko na nabili, ang sakit sa paa. Kung hindi siya pwedeng ginagamit sa matagalang lakad, no, hindi pwedeng lagi mo siyang like, kunyari, ano ka, magmumuling ka sa Mega Mall, o diba, grabe yung Mega A tsaka Mega B, ilang kilometro yun, no, nilalakad mo, tapos paulit, pabalik-balik ka, kasi parang, ay, may na-miss ako na store. Nakakapagod eh, no? Pero although na-enjoy mo yun, hindi talaga pwede siyang pang mahaba ang lakad. Ang sakit, no? Nagpaltos talaga yung paa ko. So, ito yung binili natin na chinelas, no? Nung nakaraan. Ay, madumi na siya. Okay. Pero nilagyan ko naman ng alcohol yan. Itong LV, no? Okay naman siya. Comfy naman siyang suot. Pero again, hindi po siya pang mahaba ang lakad. Kaya
kailangan nating mamili ng ibang chinelas kasi either masisira siya or yung paa mo yung masira. Bakit sa Greenbelt? Sabi ko nga kanina, hindi kasi crowded dito. Alam mong safe kasi pag pumasok ka sa mall, magsusukat ka, na ano nila yan, na nalinis na nila yung lugar, yung alam nila yung mga tao pumapasok, bumibili, so sinasanitize na nila. Kaya parang alam mo yun, for the safety of everyone, for yourself too. Eh, share ko sa inyo experience sa pamimili kasi actually first time kong mamili ng chinelas dito sa store na to. Never ko tong talaga naisip na gagawin. Although nakabili na ako ng belt before, parang 5 years ago. Eh, hindi naman ako kasi masyadong nagbe-belt. Kaya nakatago lang yung belt natin. Ngayon naman, no, try natin mamili ng chinelas. First ever in my life. Kaya naman eh, pwede naman talaga eh, no. Kung meron ka lang opportunity na maa-afford mong makabili ito, bakit naman hindi? Ngayon po, no, unemployed. Pero may negosyong ginagawa. And itong negosyo na to talaga, pwede talagang makatulong sa'yo, sa pamilya mo, at sa ibang tao pa. Thankful kasi in return, ang kapalit naman yan is yun nga, yung mga hindi mo nagagawa before, hindi mo talaga naisip na pwede mangyari sa'yo, is mangyari din sa'yo. Kaya nga ito, so nireap natin yung ating tinanim before. And reward sa sarili, no? Kaya po tayo namimili ng ganito. Isa lang naman, hindi naman tayo bibili ng sobrang dami, di ba? Ano ba naman yung at least ma-feel mo naman sa buhay mo na pwede ka rin pala magkaroon ng chinelas na gano'n, di ba? Ayan, so, let's go! Ayan, pagpasok mo dito of the parking, mag-scan ka ng QR code, tapos i-fill out mo yung details mo for contact tracing. No? In case lang na pinuntahan mo ay merong infected. Ako po. Mas okay na rin yung privacy. Kahit na, grabe, ang dami, kada shop, no? Mag-scan ka ng QR code. Kaya naman. Scan ka lang. Naman tayo lalakad ng mahaba. So, yun pa rin yung sinuot ko. Kasi, masarap siya suotin. Pero, hindi siya pang mahaba ang lakad dahil papalpos talaga yung paa mo. Diba? Walang tao. Nakabili na tayo ng chinelas and parang gusto ko pang umikot. Sa totoo lang, dati, okay na ako sa isang chinelas. Minsan sira-sira pa, no? Pagtiisan mo. Pero ngayon kasi, habang tumatanda ka, nag-grow ka, nakita mo yung buhay mo na parang will you be the same kung paano ka nabuhay hanggang pagkamatay mo. Ganun na lang ba talaga ang buhay? So, eto, i-experience natin sa not because we want to impress or whatever, but because we want to take the opportunity na pwede ma-experience. Bakit naman hindi? Gusto naman. So, pasok tayo dito sa kabilang side. A few moments later. A few inches later.
bahay at ito na yung mga napalengke natin for today. Bakit maganda mamalengke sa Greenbelt? Kasi una, hindi crowded. Pangalawa, malinis sila doon. Safe, may contact tracing, maraming alcohol. Ayan. Sobrang gaganda ng mga brands na nandun and quality. Magaganda at magaganda rin yung price. So, ito naman yung mga napamili natin. So, meron tayo dito. Ito yung Champion. Ayan, Champion na Polo. Worth 4-5. Ito, Marks & Spencer. Sobrang gusto ko siya kasi comfy siya, so maluwag siya, tsaka yung tela niya maganda. So, parang mga nasa 3,000 to. And then, the Versace jeans couture at saka yung pants ng Zara. Ayan, partner ko sila. So, parang 8,000 kasi itong shirt, tapos 3,000. So, mga 10,000, 11,000, gano'n. And then, Uniqlo. Tapos, meron tayong Ralph Lauren Lacoste. Ayan. Tapos, Armani Exchange. Hindi ko na muna binuksan kasi papalaban muna natin. T-shirt, Levi's shirt, another Marks & Spencer shirt, Calvin Klein shirts, Zara. Tapos, yung ating chinelas, no? Manapalengke sa Greenbelt. So, yun. Busog ko na muna siya, no? Para makaupo ako. Ayan. Hello ba? Kung ito total na naman natin to lahat, no? Kung magkano to lahat. This is nasa almost 100,000 na yata. Kasi sige, nagpalaki na. Nagpa, ano tong si Hermes eh. Nagpa laki talaga dito yung si Hermes. Tsaka yung brand yung sa Versace. So, ito yung box ni Hermes. And then, meron siya mga magazines, no? So, ganito din. Nabili ako ng belt way back. How many years ago? Ganun din yung kanilang package. So, yun. Anyway, bakit ko shinare itong video na to and the experience? Unang-una, sabi ko nga kanina nung nandun ako sa Greenbelt, this is not to impress. Sa totoo lang, sobrang daming, kagaya ko before na nag-work, before, no, nung employee pa ako, na nagtitipid talaga. No, imagine mo yung nagpapakapagod ka. 8 taon ako nag-work. Nagpapakapagod, nagpapakapuyat ka. Nagbigay ka ng oras mo para sa ibang tao. Para umuokay yung buhay nila, yung business nila. Then ikaw nagtitipid. Which, ganun talaga yung gagawin mo kung kulang na kulang talaga yung nakukuha mong income. Pero, because I found an opportunity na sobrang ganda, I found an opportunity na hindi agad sobrang laki, pero dadating yung time na maa-afford mong mamalengke sa Greenbelt, no? Mamalengke ng chinelas na ganito. No, aside dun sa LV kanina na pinakita ko na nandoon sa labas kasi madumi na yun. Bigyan mo ng chance yung sarili mo na ma-experience mo to dahil ito para to sa'yo. Hindi siya para mag-impress ng ibang tao, but you know, for yourself to experience what does it feel na dumating ka sa time na, di ba, ma-afford mo rin itong mga to, makapag-invest ka rin sa sarili mo, ma-rewardan mo rin yung sarili mo, no? Sa lahat ng pinagpaguran mo. And this is again not to take advantage. This is not to boast or anything. You know, through hard work, through dedication, sipag, kung ikaw talaga yung sisipagan mo, gagalingan mo, at magkaroon ka, no? Magkaroon ka ng may provision. Syempre, hindi agad-agad gastos, hindi agad-agad
bili ng mga mamahalin para lang kasi sabi ko no na para ma-experience. Hindi, kailangan mong isipin yung timing, no? Kailangan mo rin syempre mag-ipon, ano ba yung mga uunahin mo, priority, savings, syempre basic needs, bayarin. Also, kailangan mo muna magbayad ng mga utang kasi syempre yung mga taong hiniraman natin, kailangan din nila yung pera nila in the first place, pero pinahiram sa'yo. So, syempre, dapat priority muna yung mga taong pinagkautangan natin. So, ako naman, thank you Lord dahil debt-free na. Kaya nakakapagsimula na tayong bumili ng mga ganito. Pero syempre, unti-unti dahil marami tayong mga inuuna din, no? Mga plans din, goals din, investments, assets, di ba, na looking forward, no, na ma-achieve din natin yan. And thankful ako sa negosyong ginagawa ko because if not doing this business, then I may be, nagtatrabaho pa rin ako sa call center na tipid-tipid pa din at hirap na hirap pa rin. At siguro yung health ko, no, medyo questionable talaga yung health. Dahil sa call center, puyat, kalaban mo talaga yung body clock mo tsaka yung health mo. So, thank you Lord, dahil ayun, nakawala na ako sa rat race, nakawala na ako sa employment, and I'm here doing my business online. Kahit pandemic, nagtuloy-tuloy po yung negosyo, kaya naman, ayun, nakapag-ipon, diba? Akala nyo, gasos-gasos, gasta-gasta lang, no, ng income, no? Hindi po, inipon po natin itong pang-shopping natin na worth 100,000 pesos. Talagang pinagplanuhan nating mabuti. Kaya ikaw, kung ikaw mahilig ka mag-shopping, huwag basta-basta shopping, gastos dito, gastos doon. Pagplanuhan mo. Kasi hindi naman forever ka magtitipid, hindi naman forever mong ililimit yung sarili mo sa paulit-ulit na damit at tsinelas at sapatos, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho para mag-gain tayo ng more. And of course, syempre, bago yung mga ganito, unahin mo muna yung family mo. Thankful talaga ako kung nasan ako ngayon. And very grateful of what happened to me dahil po sa network marketing. I'm doing network marketing and networking for almost 10 years na rin, no? 8 to 10 years na rin. But currently, yung sa company na nandito ako ngayon, we are turning 4 years. And so far, so good. Sobrang ganda na rin ang mga nakuha kong results. And yung mga tao na kasama ko po dito ay sobrang ganda na rin ang mga nakuha kong results. Kaya, thankful talaga. Sobrang saya. We are doing the business together and earning together, healthy together. Ito yung mga products namin. Ayan, Acai Berry, Nilaysa Soberano. We also have the Barley Forever. Ayan, ito po yung reason bakit ngayon mukha po kong bata. Ayan, kahit po dumaan ako sa 8 taon na puyat, ngayon, okay po ako. Hindi ako nagkakaroon ng mga kung ano-ano sakit because I maintain my health because of this product, itong Barley. So, overdosing ako dahil syempre yung age natin, hindi na bata, no? Kaya mas kailangan natin to. And kagaya niyan, sa labas, no? Andyan pa rin yung COVID, ibang klase yung cases, dumadami. Kaya napakahalaga na we keep ourselves healthy inside, no? Hindi lang sa labas. Even mas lalo sa loob. Kaya naman, grabe. Because of this product and the company I'm with and this product, no? Talagang, makakabili ka talaga ng tsinela sa Greenbelt, ano? Na worth 37,000 pesos! Grabe! Sa mga kapwa ko, knit worker dyan, tuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin. Basta, ginagawa mo siya ng tama. At pagtulong sa kapwa ang aim mo, hindi lang malaking income, diba? Kasi to follow na po yung income. Yan po ang tungo sa amin ng mga owners at mga mentors namin. Kaya, I'm sharing it to you for free. Okay. Ayun, so thank you for watching, everyone. If you wish to see more videos and inspirational message, just subscribe to my YouTube channel and then pwede mong i-like tong video or i-share, ganyan. It's up to you. Looking forward for more tips, advices sa pwede kong ma-share. So, God bless everyone. Keep safe. Bye!